Hello guys, welcome back po sa aking YouTube channel and may nabasa kasi akong comment ng isa nating subscribers. Doon sa comment na itanong niya kung ano daw ba yung pwede niyang ikaso doon sa tao na nagkakalat ng picture ng kanilang ex. And picture ng kanyang ex. And yung picture ay medyo nakakahiya, yun ang nabasa ko dun sa comment. Hindi lang malinaw sa akin kung yun bang nagkakalat eh yung kanyang boyfriend. At any rate, hindi ko alam kung very similar ito sa sitwasyon niya, pero etong kaso na to ay kaso ng isang lalaki na nagkakalat ng picture ng isang babae. Okay. Yung case na to ay may GR number 182-835 na desisyon na nito ng Supreme Court noong April 2010. Now, ang nangyari dito, etong si, tatawagin nating, etong si girl at saka si boy ay magkaklase sa isang university sa probinsya. Ngayon, etong si boy, nanligaw kay girl and naging on and off sweetheart sila noong 2004. Now, nung nalaman ni girl na may live-in partner na itong si boy, na eventually naging asawa niya dahil nabuntis, nakipaghiwalay itong si girl kay boy. Pero before magpakasal itong si boy, nakipag-usap siya kay girl and kinukumbinsi niya itong si girl na makipagtanan sa kanya. And sinasabi nga niya na hindi niya mahal yung pakakasalan niya and nagkataon lang na nabuntis niya, ganun. So, ang sabi ni girl, dapat niyang akuin yung responsibility doon sa kanyang nabuntis at sa kanyang magiging anak. So, nireject niya yung proposal ni boy na magtanan sila. And nagpalit siya ng number, pero somehow, nakuha pa rin ni boy yung kanyang number and tinetext pa rin siya ni boy gamit yung kanyang dalawang cellphone number sa pagtitext. Nagre-reply itong si girl at ang reply naman niya ay tigilan na siya. Okay. So, nung June 2005, naka-receive si girl ng MMS ng isang picture ng hubad na babae na nakabuka kayong dalawang legs. And nandun yung kanyang mukha. Nandun yung mukha ni girl doon sa figure ng nakahubad na babae na nakabuka kayong legs. Yung number ng nag-send sa kanya ay yung number na gamit ni boy. Okay? So, nakita niya na yung picture na ginamit ay yung picture noong nakuha niya doon sa nung nagpa-picture siya sa Baguio noong 2003. So, kilala niya na yung picture ay kanya, pero yung katawan hindi sa kanya. Okay. So, after niyang makuha yung picture na yon, after na ma-send sa kanya, may sumunod na text message. And ang sabi nga nitong lalaki, madali para sa kanya na gumawa ng ganong mga klaseng eskandalosong pictures and sinabi pa nga niya na ikakalat niya yung picture sa internet. Okay? And sabi pa niya, madali lang ikalat yon. May chat room and pwedeng isend sa lahat ng chatter. Ang sabi niya doon sa text. Okay? So, itong si girl, lumapit na ngayon sa kanilang vice mayor. Okay? And itong si vice mayor, ni-refer naman siya sa police. So, under police supervision, kinontak ng police etong si boy gamit yung cellphone number ni girl. Okay? And doon sa message na yon, sinabi nga nila na mag-meet sila sa isang resort. And pumunta naman etong si boy. Naka-motor siya. And after niyang mag-park, lumapit siya papunta kay girl. And doon na, nilapitan siya ng mga police and inaresto siya. Okay? So, pagka-aresto sa kanya, hinanap ngayon yung kinapkapan siya
So, sa pagkapkap sa kanya, nakita sa kanya yung cellphone at saka yung maraming SIM cards. Okay? Now, nung nasa police station habang kinikwestiyon itong si boy, sinigawan niya si girl. Sabi niya, malandi ka kasi, sabi niya. So, nagkaroon ng trial, nagkaroon ng demandahan. Nagpresenta ngayon ng ebidensya itong si girl. Pinresenta niya yung isang instructor ng isang kolehiyo. And itong instructor na to ay isang IT professor. Sabi nga nitong teacher na to na posible na kumuha ka ng larawan or mukha ng isang tao and then ilalagay mo sa katawan ng ibang babae. Okay? So, posibleng mangyari yun, ang sabi ni IT teacher. Ngayon, sa parte naman nitong si boy, inamin naman niya na niligawan niya itong si girl. And sinimulan niyang bisitahin noong 2003 and naglast yung kanilang relasyon for 3 months lang. 3 buwan mula October to December. And sabi nga niya, nag-end yung kanilang relationship kasi hindi sila magkasundo. So, sabi niya, gusto ni girl ng reconciliation, pero pagkatapos niyang sabihin na may girlfriend na siya or may bago na siya, na nabuntis niya, hindi na rin nag-pursue pa itong si girl. Yun ang sabi ni boy. So, sabi niya, later on, naka-receive siya ng text mula kay girl na nagpapatulong para ibenta yung kanyang cellphone. And pagdating nga doon sa place, may 2 pulis na umaresto sa kanya. And kinuha yung kanyang cellphone at yung laman ng kanyang bulsa at dinala siya sa police station. Yun ang sabi ni boy. At ang sabi pa niya, kaya may naisend siyang picture kay girl na ganun, ay dahil ang unang nagsend sa kanya ng picture na yun ay si girl. Nagpapatulong si girl para hanapin niya kung sino yung nagpa-prank sa kanya na nagsisend ng malaswang litrato. So, nagpanggap siya, na kunwari siya si girl, tinext niya yung prankster, and nung nakuha niya yung information, sa kanya finorward kay girl yung malaswang litrato. Kaya sabi niya, kaya ang nangyari, parang nanggaling sa cellphone niya yung picture. Yun ang kanyang alibi or explanation. And ang testimony naman ng kanyang asawa ni boy, si girl nga yung nag-send ng pictures na yon. So pagkatapos ng trial, na nakita ng korte na yung testimonya ni girl ay credible. So sa kanyang desisyon noong August 2001, guilty ang kanyang verdict kay boy. Violation ng Section 5, Letter H ng VAWC or yung Republic Act 9262. Okay? Mapila sa Court of Appeal si boy and in-affirm or parehas ng desisyon sa RTC. So, nag-motion for reconsideration, denied, umapila ngayon sa Korte Suprema. Ngayon, pagdating sa Korte Suprema, ang sabi ni boy, okay, number one, yung kanyang, isa sa kanyang alibi or kanyang depensa. Isa sa kanyang depensa ay ganito. Yung kanilang relationship na tumagal lamang ng 3 buwan, walang romance na involved. So, hindi yun nagka-qualify under the word, under the concept na dating relationship. Therefore, hindi dapat papasok ito sa VAWC law. Kasi, yung relationship nila, walang romance na involved. Walang nangyari sa kanila. Yun ang sabi ni boy. Okay? So, hindi siya considered na relationship. And ang sabi pa niya, yung definition ng romance, may involved na making love. Okay? Yun ang sabi niya. Pero ang sabi ng korte, it is clear doon sa definition ng violence against women under Section 3 na yung act or yung series of acts
ay committed ng isang tao against a woman na kung saan may nagkaroon siya ng sexual or dating relationship. Ang sabi ng korte, clearly, dalawa ang tinutukoy ditong relationship. Yung relationship na dating lang at saka yung relationship na may halong sexual relations. Okay? So, pumapasok ngayon yung relasyon ni boy at saka girl dito sa dating relationship. So, yung depensa ni boy ay hindi pinanigan ng korte, hindi pinakinggan ng korte. So, isa pa, sabi ni boy, yung pagsisend naman niya ng malaswang litrato ay minsan lang nangyari. So, sabi niya, hindi ito considered na form of harassment under RA 9262. Pero ang sabi ng korte, under the definition pa rin ng na nakalagay sa Section 3A, any act or series of acts, ibig sabihin, a single act of harassment may constitute violence against women. So, kahit na isang beses lang yan, it could translate into violence. Enough na yon. Yung isang beses na act of harassment ay enough na, sabi ng korte. At isa pa, yung ginawa niyang pagtitret na ipopost niya sa internet para makita ng lahat, ay nakapagbigay ng nightmare, okay? Or emotional distress kay girl, okay? So, alam niyo dito sa kasong ito, na-convict itong si boy sa pamamagitan lamang ng testimony ni girl na natanggap niya yung malaswang picture and yung text message mula sa cellphone number na galing dito kay boy. Okay. And inadmit naman ni boy na siya nga yung nag-send ng text na yun. So in conclusion, ang sabi ng korte, na-prove dito yung every element ng crime beyond reasonable doubt. Okay, so pasok siya under RA 9262, Violence Against Women and Children. Okay, Violence Against Women. Although, iisang act lang yung ginawa ng lalaki na pag-send ng malaswang picture. Okay, so sana nasagot ko yung tanong ng isa nating sender and sana makarelate siya dito sa kaso na nabanggit ko. Nakulong dito yung lalaki na naparusahan ng pagkakakulong. Okay? So, please subscribe to my YouTube channel and thank you for your continued support and thank you for watching.